Marcos Kapitulo 10. Ito, pakinggan nyo. Kung ikaw ay susunod at maging loyal sa Kanya. Pasahin mo. Opo, Pastor, sa Marcos 10, pasimula sa 28. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa Kanya, "Narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa kalakip ng mga pag-uusig. At sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay." Walang hanggang buhay. So, yeah. Oh, para tayong bibingka eh. May apoy sa taas, may apoy sa lalim. Oh, di ba? May papapala doon, may pagpapala dito. Pero panghanapin mo. Tapos sinihila ninyo ko maging loyal akong katulad mo dahil binigyan kang scholarship. Istoryahe. Huwag kayong gano'n. Kung maging loyal kayo sa isang pinagkakaloyola yan, kayo na. Huwag na kayong mangakay pa ng iba. Yes. Di ba? Yes. Sinabi raw na pag hindi daw natin kinontra ang China sa nangyaring buusan ng tubig, water cannon, eh traitor daw tayo. Hindi daw tayo patriotic. Traitor daw tayo. Yun ang basis na ng loyalty. Oo, okay. Lahat, inarangkada na niya eh, pro-China, mga pro-China. Hindi naman tayo pro-China, friend of China. But I'm not pro-China. I'm pro-Pilipino. Wow. Yes. Pro-Philippines ako. Yes. What? Friend of China. Yes. Oh. If China initiated friendship with me, who am I to reject it? Silang umuna, nakipagkaibigan sa akin. Di ba? Yes. Oh. Ito namang pinagkakaloyoloyan mong bansa, sila naman ang umunang nangaway sa akin, eh sino naman akong magkakandaluhod sa kanila para ano, himurin ko ang puwit nila? Hindi ako, ang iba, sabi nila, ako daw ang unang nangaway. Hindi, ako ang unang inaway. Yes. Pag inaway mo ako, makikipagkaibigan ba ako sa iyo? You're pushing me away. Tapos kakaibiganin kita. Kalukuhan yun. Pero itong isa, nakipagkaibigan sa akin. Hindi ako pro. Huwag mo ko'y damay. Kung ikaw pro ka dyan, pro siya, di ba? Yes. Oo. Oh. Eh, yung mga kaibigan ng China, tinawag niyang pro-China. Ito naman, siya pro-American. So, kung pro ka dyan, tapos tinawag mo na itong mga pro na inakusan mong pro-China, ikaw pro-American, pareho kayong traitor. Yes. Kung ganyan ang logic mo. Makapagsalita ka lang ng ganyan, kung katulad kita, wala kang kinikilingan. Yes. Hindi ka tumanggap ng biyaya, pinaburan, ng dahil dyan, ipinagtatanggol mo siya. Tama. Tapos idamay mo kaming lahat. Oh, di ba? Amen. E pro-American siya. E di, traitor din siya. Tama. Sa Pilipino. Yes. Kung susundin ko ang lohika niya, na ang pro-China, mga traitor. Di ba? Ngayon, ito. Tayo ay napaka-patriotic. Ha? Ayaw natin na kahit 10 pulgada ng ating inaangking teritoryo ay ibibigay. Now, ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo nagsabi na yung ayungin siyol na yan ay gray area. Ang ibig sabihin, maraming umaangkin, nagke-claim, claimant 5. Tayo, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, hindi lang iisa o dalawa ang claimant. Tayong lahat nagke-claim. Yes. Kasi overlapping ang ating mga
economic zones. Yes. So hindi madadala yan sa mga bagay na karahasan. Yes. Di ba? Yes. Oh. Pagkatapos, nangyari na ang nangyari. Hindi lang ngayon nangyari. Pati Vietnam, binubuhusan niya ng tubig eh. Oh, di ba? Tapos sabi niya, patriotic tayo, hindi natin papayagan yon. Pero yon, hindi pa sa atin yon. Kung pakikinggan mo ang lahat ng claimant, sabi ng China, kanila yon. Sabi natin, atin yon. Sabi ng Malaysia, kanila yon. Sabi ng Brunei, kanila yon. Sabi ng Vietnam, kanila yon. Sabi ng Indonesia, kanila yon. Sino may-ari ngayon? Kaya disputed waters. Disputed yan. Wag muna tayong magbarahas na atin yan. Wala pa yun. Hindi pa yun final. Oh, ngayon, ang final na teritoryo natin, Pilipinas. Yes. Ito talagang maliwanag. Luzon, Visayas, Mindanao. Maliwanag. O kung patriotic tayo, tulad ng sinasabi ninyo, eh, hindi lang pinag-aagawan ng ating teritoryo eh. In-offer pa natin eh. Pinapasok pa natin eh. Pinagawa pa natin sila ng kampo dito sa ating teritoryo eh. Atin ito eh. Ngayon, eto ang siste, mga kaibigan. Teritoryo natin, ibinigay natin, kusang loob, masaya ang puso natin. Patriotic ba tayo? Hindi. So, mapili tayo kung sino lang gusto nating pagbigyan. Yes. Oh. Favor. Pabor. Okay na lang yun. Pabor eh. Oh, pro tayo eh. Pro sila eh. Gusto nila maging pro tayo lahat. Oh. Ngayon, nandito. Dinagdagan pa ng apat. O, di siyam na. Ito, hindi pinag-aagawan teritoryo to. Teritoryo natin ito. Yes. Nasabi natin kahit 1 inch, hindi natin ibibigay sa mga ibang lahi. Okay? Ayun, ibinigay natin. Welcome pa. Kahit ano pang gawin nila, okay. Okay. Sa isip nating sila'y magtatanggol sa atin. Sa anumang sigalo. Okay, kasi may MDT eh. Mutual Defense Treaty eh. Okay yun. Ngayon, dahil teritoryo natin ito, pinayagan natin sila ay magkampo rito. In and out sila sa Pilipinas ngayon. Yes. Kahit saan pa, pupunta sila. Welcome sila. Okay yun, kasi tayo ay mga mabait na Pilipino. Very kind, very hospitable ang Pilipino. That is one trait of the Filipinos na hindi mo matatawaran. Yes. Okay yun. Ngayon, dahil sila ay nagkampo dito sa ating lupa, teritoryo natin to, hindi pinag-aagawan nito, atin talaga ito. Kusang loob binigay natin, in and out sila ngayon sa bonsang Pilipinas, pati sa mga kampo nila. Tayo ba bilang Pilipino at nandito yung mga kampong yan? Pwede ba natin silang pasukin sa kampo nila? No. Pwede mag-inspeksyon tayo doon kung ano nilagay nila? Hindi. Pwede ba natin i-inventory ilan ang nakatira doon? Kung sinong nakatira doon? At ano ang nilagay nila doon? Pwede bang pumasok ang ating Pangulo doon? Pwede bang pumasok ang ating Chief of Staff doon? Pwede bang pumasok ang ating kasundaluhan na matataas na ranggo doon? Pwede bang pumasok ang ating mga senador na bayani doon? Matatapang na mga senador na pwede bang pumasok doon? Ha? Pwede bang pumasok sila doon? Pwede bang pumasok si Tulpo doon? Pwede bang pumasok si Subiri doon? At mag-inspeksyon, at ilista, at kudakan, at litratuhin ang lahat ng kanilang inimbak doon kung ano. Hindi natin alam kung ano nasa loob. Hindi tayo pwedeng pumasok. Kahit presidente, hindi pwedeng pumasok. Sinong bias ngayon? Sinong patriotic ngayon? Sino? Patriotism ang pinag-uusapan? Hinwilalka mo pagkatapos hindi mo mapasok?
sila in and out sa ating bansa. One-sided. Oh, ganito kaugok tayo. Hindi ako kayo. Kaya sasabihin ko lang, istorya, eh. Oh. Kaya huwag ninyo kaming idamay at huwag ninyo kaming akusahan. Ako, bago lang kaming galing sa China ng ating Pangulo. Oh, ginawan ang kanyang nanay doon sa Fujian ng isang gusali dedicated to her mother. Ah? Soledad Roa Duterte College. Pre! Maraming Pilipino ngayon na eskolar ang nando doon, libre. Libre. Sa loob niyan, ginawan pa ang ating Pangulo ng replika ng kanyang office. Kasi si Nanay Duterte, si Nanay Suling, ang tatay niya, pure Chinese. From Fujian. Fujian province. Si Nanay Suling, half Chinese yan. Oh, tatay niya yan, oh. From Fujian, China. Nagturo pa yan doon. Pagkatapos, sasabihin mo, yan, traitor. Sasabihin mo, Pangulong Duterte, traitor. Ha? Ako, traitor, dahil pumunta ako doon. At lahat ng materialis ng aking kingdom galing doon. Wala akong hassle, wala problema. Patapos, di na natin, hindi ko na ipapatronize ang mga produkto nila. Babaklasin ko na ito, isasauli ko doon. Eh, leader ko kayo, huwag kayong magsalita ng... Yung bang pagsasalita na walang wisdom? Yes. Hindi inaayos ang lahat ng bagay, hindi malawak ang pag-iisip ng mga narrow-minded kayo? Yes. Hindi ganun. Para marespeto namin kayo, become like a claro em recto. Wow. Become like a tanyada. Statesmen. Hindi yung mga bugoy-bugoy dyan sa tabi. barabara. Hindi. Oh. Ngayon, kinokondem ba natin yung ginawa ng China, binuhusan tayo? Hindi pa tayo nakalearn ng lesson. Noon, ganun din ang ginawa. Bakit? Tingnan ninyo yung Coast Guard boat ng China, ang laki. Tapos mag-aatid kayo ng pagkain. Parang kutong lupa ang inyong barko. Ang liit. Tapos, pabiktima pa tayo. Binungusan kami ng tubig. Kung ako ang nandiyan dyan sa inyo, bibili ako ng barkong malaki pa dyan sa Chinese Coast Guard na yan. Bibili ako ng barko. Yun ang maghahatid ng pagkain doon sa gusto kong hatiran. Malaki pa dyan sa Coast Guard boat nila. At yung bomba ng tubig ko, mas malaki pa yan. Pag binomba mo ako ng tubig, bobomba rin kita ng tubig. Tubigan tayo, parang San Juan. Diba? Oho! Eh, tubig lang naman eh. Diba? Oh, pero mga magigiting at magagaling nating mga leader, eh walang sinasabi sa binubuga sa atin ng CPP, NPA, NDF. Pinatay na ang more than 50,000 ng binubuga, hindi tubig, bala. Ah, panununog. Gasolina ang binubuga sa mga establishmento natin. At napakarami na nang namatay. Eh dito wala namang namatay. Naligo lang. Di ba? Ganun lang yun. Bugahan tayo ng tubig. Buhan ng tubig. O, di, pabugahan lang ng tubig pala ito eh. Pataasan lang ng ihito ng tubig eh. O, di ba? Pero yung gamitin ninyo yung issue na yan, pagkatapos idamay ninyo kaming lahat, kayong lahat ng pro-China, whether in government or in private, kayo ay mga traitor. Oh, ikaw ang number one traitor dahil binigyan ka ng scholarship at naging tuta ka na. Di ba? Pro ka sa kanila? Sabi mo, mga pro doon, traitor. Ang pro dyan, ano? Traitor din, no? Ako, tanungin nyo, sino ako? Pro-Pilipino. Pro-Pilipinas. Pero hindi ko
hindi ko i-avoid ang makikipagkaibigan na tutulong sa akin. Sino man siya. At hindi ko rin uurungan ang makikipag-away sa akin na hindi ako nauna. Hindi ko sila uurungan din kahit Goliath ka pa. Kasi ikaw ang umuna eh. You draw the first blood eh. Hindi ako unang umaboso sa iyo. Ikaw. Hindi kita urungan. At ito namang unang nakipagkaibigan sa akin, they sought my friendship, hindi ko naman sila re-reject. Kakaibiganan ko sila. Oh. At ang pagkakaibigan namin, may equality. Mayroong respect. Yun ang binibigyan, yun ang binabantayan ko sa friendship. May mutual respect. Hanggang may mutual respect, kaibigan tayo. Pero pagka yung friendship natin, inabuso mo, at lumampas ka, ah, at gusto mo na akong hawakan, terorista ka na. Doon matatapos ang pagkakaibigan natin. Pag ang pagkakaibigan natin naging one-sided, inabuso mo ako sa pagkakaibigan natin, at gusto mo kong hawakan ng liig, at gusto mo kong sumunod sa iyo, dudurahan ko na yung mukha mo. Wala nang equality doon. Wala nang mutual respect doon. Pag iyon, pinayagan mong relationship na abusive na ganyan at hindi ka pwedeng kumalas dahil natatakot ka, ang kaibigan mo ay terorista. Yes. You should get away from that relationship right away. Yes. That's an abusive relationship. Yes. That's a death embrace. Kayong mga mag-asawa, ganun din. Pag kayo'y nag-asawa, may mutual respect. Kahit pa weaker sex yung babae, may mutual respect. Pag kayong pagkasawa ninyong may mutual respect, ano yung lumuhod kayo sa altar, tatanggapin mo ba siya? Siya. Sa hirap at ginhawa. Hirap at ginhawa. Opo. Mamahalin mo ba siya? Opo. Opo. Pagkatapos nagmahalan kayong dalawa, pantay ang pagmamahalan. Umabuso ang isa ngayon. Ah, binubugbog ka na. Hindi ka naman pwedeng kumalas kahit binubugbog ka dahil natatakot ka papatayin kanya. Ano yung naging asawa mo? Hindi mo na yung asawa? Terorista na yun. Yes. Tineterrorize ka, kaya hindi ka pwedeng kumalas. Pag hindi ka pwedeng kumalas sa isang relationship dahil takot kang mamatay, yung relationship na yan ay abusive relationship na hindi mo kailangan. Yes. Pwedeng gawin sa bansa yan. Pwedeng gawin sa pamilya yan. Pwedeng gawin sa mag-asawa yan. Pwedeng gawin sa magkaibigan yan. Yes. That is a value and that is a principle. Ganun ang prinsipyo ko sa buhay. Amen. Kaibigan tayo, pero huwag mo akong abusuhin. Hindi kita abusuhin. Because malaki ang sense of justice ko. I have a keen sense of justice. Hindi ako pwedeng mag-oppress ng tao. Hindi ako makatulog pa pwede mino-oppress ako. Babalikan ko yun, hahingin akong patawad. Huwag mo rin akong i-oppress. Hindi rin ako papayag. Hindi pwedeng ganun. Kailangan pantay tayo. Yan, pagkakaibigan yan. Yan tunay. May respeto sa isa't isa. May pagmamahalan sa isa't isa. Yun ang tinatawag ni Jesus Christ. Love one another. Amen. Yan. Ayun. Kung ako, bansa, ganun ang paningin ko sa lahat. Amen. Kaya ang mga bansang yan is represented by their head, by their presidents. Ano ba ang relationship mo sa kanya? Isang president ito, isang president. Anong relationship niyo sa kanya? Inututo ka ba niya? Tinuta ka niya? Pag nagpatuta kayo at binoto ko kayo, ibang usapin yun. Hindi ko kayo re-respetuhin. I tell you, kaya malaking respeto ko kay Pangulong Digong. Yes. Bakit? Tumayo siya sa sarili niya. Yes. Para sa atin. Kayo namang mga tuta, ayaw ninyo yung ganun. Kasi ang gandun lang kaya niya, magpatuta kayo eh. Makipagkaibigan, pero huwag magpatuta. Yes. Oh. Ang China, kaibigan ko ba? Oh, nako. Dami kong kaibigan ngayon dyan. Pero hindi ko na tinuta. Yes. Oh. Grabe respeto, Pastor. Grabing respeto nila sa akin. Yes. Grabing respeto. Grabe din ang respeto ko sa kanila. Iyon ang tunay na pagkakaibigan. Amen. Huwag mo na sabihin, China ka. Sino ka man. Pagka ganun ang ating relationship, I will embrace you. Amen.
Pero kahit sino ka man, pag inabuso mo ako, pitikin ko kayong ilong matulis na yan. Ganun ako. Ganun ako mag-isip. Di ba? Oh. Ngayon, binelcome ito, teritoryo na natin to, ah. Binigay natin kusang loob. Wala tayong reklamo. Oh. Nagtayo dito, wala tayong reklamo. In and out sa Pilipinas, wala tayong reklamo. Pero, makapasok sa bakuran nila na nasa ating loob. Tingnan ninyo. Oh. Bibili ba ko sa inyo, pagka tayo pinayagan niya na pumasok at mag-inventory kung anong nilalagay nila sa loob ng teritoryo natin. Kaya ba ninyo yan, mga leader? Kaya ninyo? Pag hindi nyo kaya yan, eh, pinakaya ninyo kami. Di ba? Oh. Paano kami ngayon? Dinamay ninyo kami. Ganun ba yung leadership na kailangan? Hindi. Kailangan tumayo tayo. Teritoryo natin to. Oh. Bago kayo magtayo dito, kailangan magkasundo tayo. Yes. Kailangan malaman namin kung ano ilalagay nyo sa loob. Para depensa man sa inyo yan. O sige, kahit maganda nga yan, depensa eh. Para malaman namin kung ano ang nandiri yan. Teritoryo natin to eh. Amen. Lupa natin to eh. Patriotic tayo eh. Amen. Eh yung ang gray area, eh, pinag magkakamatayan na tayo eh. Kasi inagaw ng iba eh. Oh. Ito, kusang loob, binigay pa natin eh. Oh, baka in and out sila, tayo hindi. Mm. Pero lupa natin. Yes. Oh my God. Hello. Hello. Pastor, pansin ko lang po. Lalim yung hugot ni Pastor about patriotism. But you're a spiritual man. Paano po na-develop sa inyo yung klase ng ganitong mentalidad, Pastor? Alam mo, Rashi, pag ako ay nagkaroon ng relationship sa isang bagay, at alam kong totoo, loyal ako doon. Patriotic ako doon. Pag Pilipinong pinag-uusapan, patriotic ako sa bansa ko. Kaya yung mensahe ko kapon, di ba? Sinabi ko sa iyo. Pilipinas ang pinag-uusapan, bansa ko, lupa ko. Ano ako? Eh, lilitawan ko si Rizal at Bonifacio sa akin. Oo. Dugo ng mandirigma yan. Oo. Lupa ko ito eh. Dito ako'y pinanganak. Dito ako lupang sila. Loyal ako from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang lupang yan, ipagtatanggol ko yan. Pero pag-usapan natin ang mga tao nakatira dito na tinatawag na mga Pilipino. Kanino ako loyal sa kanila? Sa mga loyal na katulad ko. Amen. Ang pag-iisip. Amen. Kaya kinategorize ko sa dalawang Pilipino. Ang sheep and goats. Yes. Yung mga Pilipinong mapagsamantala, yung mga nagpapatuta, yes, yung mga nagpapabili ng kanilang honor, dignity, para lang magkapabor sa sarili. Yung mga drug addict na drug lords na sinisira ng ating bansa, Pilipino yon. Yung mga nanunungkulan na mga surambaw, mga korap. Oh, Pilipino yon. Oh, pwede kang ipagbili ng 4 kilo nun dahil sa korupsyon. Yun, nasa left ko yon. Pilipino yon. Tipunin mong lahat yon. Yung mga masasamang yon. Basta masama sila. Na walang kagiliw-giliw sa dignidad ng ating bansa. Hindi ako loyal sa kanila. Iyon ang inaaway ko eh. Kasama na doon ang CPP and PNDF. Doon kayo. Pero yung katulad ko, mag-isip na mga Pilipino, dito tayo. Tayo ang tunay na Pilipino. Yan. Patriotism yan. Papalakpak si Jose Rizal niyan. Pinatay ng banyaga si Jose Rizal. Hindi kumurap. Kinuha ang blood pressure niya, 110 over 70. Hanggang siya'y binaril. Ganon. Oh, sila Bonifacio, nag-alay ng kanilang buhay. Hindi sumurender. Ganon. Pero hindi sila nang aabuso. Huwag tayong mga abuso. Huwag nating abusuhin ang ating kapwa. O kung may mga banyagang pumupunta dito, i-welcome natin. Makapagkaibigan tayo. Pero huwag nila tayong i-take advantage.
Dahil sa ating kabutihan. Dahil sa ating pagiging mabait, pagiging hospitable. Yun ang bantayan natin, na hindi nila i-take advantage yun. Pag nag-take advantage sila doon, eh, dahan-dahan na tayo. Dahan-dahan na tayo. Sasabihin ko, yung friendship natin, medyo tagilid na. Kasi nangabuso ka na eh. Nabuso mo ako eh. Ginagamit mo na yung sarili mo ng mga buso sa akin dahil mabait ako. Ang pagiging mabait ko, hindi weakness yun. Ang pagiging loving ko, hindi weakness yun. Ang pagiging kind ko, hindi weakness yun. Yun ang trait ko. Yun ang ugali ko. Yun ang tunay na ugaling dapat sa tao. Pero huwag mong abusuhin yun. Pag inabuso mo yun, oh, naku, maghiwalay na tayo. You go your own way, I'll follow my path which is straight in my sight. Hindi ako padadala sa iyo. Meron yun. Anda tayong makipagkalas kanino man pagka tayo ay nabuso, pagka tayo ay inapi, at pagka tayo ay ginawang tuta. Oh. Bahala nang bombahin ka, basta hindi ka natuta. Pero in-embrace ka, pero tuta kita. Mas masahul yun sa binuhusan ka ng tubig. Yes. Buhusan mo na ko lahat ng tubig mo. Kaaway tayo, pero hindi mo ko tuta. Pero inahalikalikan mo ako, pero tuta mo ako. Eh, hindi pwede yun. Mas masahul yun. Oh, sanang mas masahul. Yung sa binuhusan tayo ng tubig o yung nasa teritoryo nating ibinigay pagkatapos hindi natin pwedeng pasukin at inventoryhon ang lahat ng nando doon. Sanang mas masahol. Claro. You see? Claro, claro. Oh. Oh. Yes. Hindi ako tumatakbo, Senador, ha? Pero gusto ko, sana, itong sinasabi kong ito, marinig ko sana sa mga senador natin eh. Marinig ko sana sa ating mga tagapamuno eh. Naku, I'll be proud. Oh, yan. Spotlight to. You are on the spot.